Ang buhay sa loob ng quarantine facility vlog. What's up mga Ludi? Panibagong araw, panibagong vlog na naman. Ngayong vlog ay i-share ko sa inyo ay about sa ang buhay quarantine. Hold up. Morning guys! Kamusta na kayo? Welcome na welcome kayo sa channel ko! Tara na at umpisahan na natin yung pag-ikot dito sa quarantine facility nila sa Manila. Nasa Go Hotel ako nila nilagay guys. First of all, magpipray muna tayo. Okay? Guys, pray muna tayo. Panginoon, pinagpipray ko po ang other side of the screen
Naway, gabayan niyo sila, tulungan Lord sa araw-araw nilang ginagawa at pamumuhay. Naway, protektahan niyo po sila Lord, pati ang kanilang pamilya. Good health at saka Lord, naway, itama niyo po yung kanilang landas at ilayo niyo po sila sa masama at sa temptasyon. Lord, naway, kayo na po bahala, gabayan niyo din sila sa mga decision making nila sa araw-araw at kung ano man yung pinagdadaanan nila ay makaya nila Lord sa tulong mo. Naway, hindi sila mawala ng pag-asa at makaya nila yung mga pagsubok sa buhay. Please guide them and help them, Lord, and bless them also. Salamat, Panginoon, na hindi niyo kami pinapabayaan sa araw-araw namin ginagawa. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat. Kapag nandito kayo sa quarantine facility, guys, it's 9 in already in the morning. Yung breakfast nyo, lunch at dinner ay nilalagay lang sa labas ng pintuan nyo. By the way, kapag nasa Manila na kayo, yung result namin is only one day, nandyan na, at negative kami, at bukas makakalabas na rin kami dito. Yan. Share with you guys dito. Ayan guys, nakikita niya. Dyan lang nilalagay yung mga pagkain. Kaya ano, yun. Kapag positive ka guys, 14 days quarantine, pero kami, one day lang lumabas na yung result namin sa Red Cross. At saka negative naman, bukas pwede na kami makawin sa Red Cross. Ginagawa mo! Yan. Yes. Bye guys. A few moments later. Don't forget guys to pray always. Yan yung pamparelax ko kahit kapag nasa barko ako. Yan. Listening music. Worship song. Guys, bakit kami nandito? You know, sa previous vlog ko ay pasampasan na kami ng October 23 doon sa Seattle, Tacoma, USA. But hindi natuloy dahil yung barko namin na nagka-problema about sa COVID kahit nandiyan na kami sa baba ng barko. Kami mga onsigners ay napauwi ng Pinas. Kaya mga 1 week din kami sa US. At saka October 29, umuwi kami dito ng Manila. Paglabas namin ng airport, ayun. Paglabas namin ng aeroplano ay mandatory sa lahat ng OFW and non-OFW mag-quarantine sa isang hotel tsaka magpa-swab test. Guys, praise the Lord! In my soul, I live for you, my Lord. Hey guys, kahit ano yung mga pinagdadaanan nyo sa buhay, alam nyo malaki, grabe yung pagsubok ng 2020 ngayon sa akin. Kung usapang 2020 lang guys, at saka COVID-19, hindi ko talaga malilimutan yun. Alam nyo, bakit? July 21, pasampan ako ng barko dito sa Manila Bay. Galing Iloilo, lumuwas ako ng Manila kasi excited ako. It's my first time na susunduin kami ng barko dito pa sa Manila. But, nag-swab test kami. July 26 yung alis, lumabas yung result. July 23, me, positive. Positive ako sa COVID. Kumbaga, COVID survivor na ako ngayon, guys. Ayun, naiwan ako. 13 kami. Silang 12. Sumakay. Kita ko sa bintana. Lahat sila. Pasakay na. Pero ako, praying. Sabi ko, alam ko, na everything happen has a good reason. At saka, guys, alam nyo ba? Ano pa? Yung next na nangyari, yung nakaraan lang sa vlog ko. Dahil sa COVID na naman, nakaraan hindi tayo nakasampa dahil sa COVID. At ngayon, naging negative ako pag alis ng Pinas. Magjo-join kami sa USA October 23. Nalala nyo yung sa vlog ko guys. Pagdating namin ng US, excited na kami kasi akala namin makakasahod na, kakahawak na ng dollar. Doon pala guys, nasa baba na kami ng barko, nahawak na ni shipmate namin yung gangway,
yung railings, tapos sabay sabi sa amin ng driver at agent at fourth na facility ay hindi matutuloy yung crew change dahil sa may umakyat sa barko namin na COVID positive. Na-expose sila, guys. Ewan ko lang kung ano yung nangyari. Yung sabi nila, sa gabi pala ang ay nag-ano na sila, nag-trabaho. Crane operator daw yung stevedore from shore. Pagka umaga daw, nag-random testing yung CBP, Custom Border Protection ng USA, at naging positive siya in that morning. Afternoon kami dumating, tsaka in that morning, na-quarantine na yung barko. But guys, maraming salamat! Tara! A few moments later. Okay, it's dinner time, and pagkatapos konting tour, and magpahinga na tayo guys. Tsaka i-upload ko na yung video na to. It's dinner. Ganun pa rin kanina. Yung lunch kanina hindi kunakunan because may inayos ako guys. At tsaka dito. Ganun pa rin. Lalagay na nila yung pagkain sa labas ng pitong mo. Ayan. Ganito yung quarantine facilities. May idea na kayo. Halos lahat ng room yan guys. Para social distancing kahit may positive man. Lalagay yung pagkain sa labas. Yan. Ito yung pagkain ko. Kunin ko pa yung pagkain ko guys. Wait a moment. Yan. Okay, ito na yung pagkain ko. Yung dessert ko ay MM. Ayan. MM guys. Kain na MM. Okay. Ganun lang. May two-bedroom ako. Tsaka yan. Yung laptop. May TV. TV, may CR, ayan, CR. CR and shower room. Ayan. Ayan lang guys, kapag sa hotel kayo, naka-quarantine facility, tatlong quarantine facility na yung napuntahan ko dito sa Manila. Hop-in hotel, white night, at saka dito, at nakaranas na rin ako mag-chicken sa Red Planet. Tantan na yung ilong ko kakaswab. Gago! But, laging tandaan, pray always, kahit anong pagsubok, lahat ng problema ay may solusyon. Kapit lang kay Lord, kahit gaano kabigat. Huwag mawala ng pag-asa. Ang buhay ay weather-weather lang. Kaya, pray tayo. Maraming salamat. See ya in my next vlog. Hold up.